Jerome, kailan nagsimula yung protesta? Nagsimula sa protesta ay March 29, 2016, pero nagbarikada sa National Highway noong March 30, 2016 at 6 in the morning. Bakit po barikada? Dahil sa mga farmers ay gusto nilang i-pressure sa provincial government ng North Cotabato, ang opisina ni Governor Lala Talino para pirilis na yung na calamity fund, na ang demanda nila ay 15,000 sacks of rice para sa 36,000 individual na apektado noong El Nino sa province of North Cotabato. Hindi po sila hinarap ni Governor Lala Talino Mendoza, and then samot-saring mga pananakot sa ginawa ng hanin ng kapulisan pati ng militar. Sa unang araw pa lang ay hinarap na ang mga nagbabarikadang magsasaka at lumad na magsasaka rin ng Philippine National Police at SWAT, na meron po silang long firearm ng M16 and M14 high power rifle, at naka sidearm din yung ibang member ng Philippine National Police, dagdagan pa ng ununiformed men ng AFP, mga military intelligent na hindi naka-uniforme pero merong bitbit na baril. Anong nag-spark ng gulo at naging ganong ka-chaotic yung ang nag-spark ng gulo ay matapos mag-utos si Mayor Evangelista ng Kidapawan City, kasama si Deputy Director Colonel Alexander Tagong ng Philippine National Police, na buwagin ang hanay ng mga nagbabarikada. Pinukpok po nila yung mga magsasakang humihingi lamang ng bigas, binomba ng bumbero, at tinapunan ng bato. At ang reaksyon ng mga magsasaka ay dinipensahan nila ang kanilang barikada, at dahil sa pagtapo ng bato ng PNP, pinato din ito ng mga magsasaka. Ilang minuto pa ay nag-warning shot na yung mga SWAT, na since first day pa lang ng barikada ay ando na sila, meron ng bit-bit na baril, nag-warning shot sila, and then nag-open fire sa mismo doon sa hanay ng mga nagbabarikada, na siyang dahilan ng ikinasugat ng 30 na mga magsasaka, gunshot wound ang kanilang sugat, at siyang ikinamatay ng as of now na dalawang farmer, at merong missing na 89 pa missing, at may nakadetain na 75 na mga farmers. Sa gitna ng kaguluhan, nasaan ka doon at anong ginagawa? Sa gitna, hindi pa nagsisimula ang kaguluhan, ay ninegotiate na namin si Mayor Evangelista pati si Colonel Tagom na wag pong buwagin yung hanin ng mga magsasaka, dahil ang gusto lang po nila ay sa bigas. At meron po kaming inaantay na negosasyon kay Governor Lala Mendoza ng tanghali. Pero anong nangyari ay binuwag. Sabi ni Colonel Alexander Tagom, wala nang negosasyon. Tapos nagkuman po siya ng men, move forward. At ako ay naipit po ako doon sa nagbabakbakang mga magsasaka, pati po yun na membro ng PNP, hanggang sa ako ay pumunta sa gilid, dahil nakita ko si Miss Bayali Pindayla ng Gabriela na pinupukpok na nung mga membro ng PNP, at siya ay ni-rescue ko. At habang kami ay papaalis, dahil nga umulan na ng bato, bumbahan na ng bumbero, ay nakita ko na nakatutok na yung mga saf, yung kanilang baril doon sa mga nagbabarikada, at naisip ko nga
mukhang magpapaputok na po sila. At noong nakita ko pa na nakapunterya sa amin ni Miss Bayali Indahila ang baril nung SWAT, agad kong nasinabi kay Bayali Indahila ng dumapa dahil mayroong sniper, at pag napa po namin ay biglang mayroong pumutok at nakita na po namin ay natumba po yung isang magsasakang nakatabi namin na headset po siya dahil doon sa pag-open fire ng SWAT. Isa ba siya sa mga namatay? Opo, isa po siya sa mga namatay. Sino siya? Si Bambam, sa nagangalang Bambam. Tapos pagkatapos po noon, isa siyang magsasaka. Isa po siyang magsasaka na taga North Cotabato. Pagkatapos po noon ay may nag-report po sa amin habang nagpuputukan ay nasa kabilang kalsada po si Miss Sina Duazo ng Bagong Alyansang Mga Bayan, at siya po daw ay natamaan sa ulo. Agad po naming tinawid ni Bayali Indahila yung kalsada kung saan merong open fire. Tinakbo po namin ito ng mabilis, at sa pagtakbo po namin nakita rin po namin yung nangatumbang mga magsasaka dahil po doon sa pag-open fire ng Philippine National Police. Ikaw, nasagatan ka ba? Nasaktan ka? Opo, sa unang dispersal, noong sa gidisperse na ako po ay naipit doon po sa shield ng police, pati doon sa mga nagbabarikada, at napinalo po ng riot na police yung aking paa ng shield. Kaya po meron pong crack yung kaliwang paa ko. Ang sinasabi ng ilang ng pamahalaan ng police na nandun yung mga progressive yung grupo, silang nagpudyo. Parang masasabi mo sa kanilang ganong bintang? At siyempre, nung bang sinasabi nyo, nagkikisa kayo at tinutulungan nyo mga magsasaka? Yes, alam nyo po, sa mga magsasaka ay meron pong mga progresibong magsasaka. Pero sila po ay mga magsasakang biktima din nung El Nino. 6 na buwan po silang biktima nung El Nino. At na kami po sa progressive group ay sila po ay lumapit sa amin. Kaya tinutulungan po namin na sila para po doon sa kanilang mga sinisingil sa pamahalaan. Wala pong sama-sama kung ito ay lead by progressive group. Ang issue po dito ay ang kahilingan ng mga magsasaka ay bigas, bala ang ibinigay ng ating pamahalaan. Nakikita mo yung kalagayan sa North Cotabato, yung mga fields, yung mga saka nila. Anong kalagayan doon sa nakapatay sa observer? Yes, simula pa October, nakakaranas na nung tagtuyot yung mga magsasaka. Na cloud seeding na ay hindi pa rin umulan. Kaya wala nang tanim na tumutubo. Kaya wala na rin makain yung mga magsasaka. Namamatay na po sila sa gutom. Kaya nga po, nagpasya silang bumaba sa syudad para nga po singilin yung government na pirilis yung ng calamity fund para doon, para makakain yung mga magsasaka. Ano ang pangako ng local government? Pangalawang araw ng barikada ay nakipag-usap si Governor Lala Mendoza sa leader ng mga farmers na nagbarikada, at inilatag kay Governor Mendoza yung 15,000 sacks of rice na immediate na kailangan ng 36,000 individual na apektado ng El Nino. Pero tinanggihan po ito ni Governor Lala, at meron po siyang counter proposal na 3 kilos of rice quarterly. Ibig sabihin, sa isang buwan ay isang kilong bigas ang kanyang ibibigay sa mga magsasaka. Kaya tinanggihan po ito ng mga magsasaka, kaya nagpatuloy yung barikada. And after that, wala nang negosasyon na nangyari na pag-uusap kung ano pa yung pwedeng gawin ng pamahalaan para matugunan yung barikada? Yun yung second day nag-offer si Governor Lala ng 3 kilos surprise quarterly. Pagka third day noong April 1, gusto ring makipag-usap ni Governor Lala ulit. Pero wala pa yung tanghali na
usapan ng negotiation ay bigla na lang naganap yung massacre, yung brutal at madugong dispersal na ginawa ng PNP militar. Nandun ka sa harap, sa gitna ng ganitong kaguluhan. Anong nararamdaman mo, naisip mo sa mga pangyayari after mo masaksihan yung mga kadalaman? Opo, nakita ko po na yung mga nakapatid po nating magsasaka ay natutumba dahil doon sa stray bullet ng Philippine National Police. At doon po yung takot, di ba, dahil ano po yung takot namin dahil kung sino man ang kanilang makikita ay binabaril po nga nila. At andun, napaka nagtakot, tapos hindi po namin alam kung ano ang aming gagawin at that time. Ang naisip lang namin ay papaano kami masisecure, saan kami pupunta ng para hindi po nila pagbabarilin. Kaya pumasok po yung mga magsasaka sa United Methodist Church para po hindi po sila barilin. Kaso ang nangyari, maging sa loob mismo ng simbahan ay binabaril pa po sila ng SWAT. May mga dumating na mga donations. Ito bang hindi yun inaaraman nila? Apo, alam niyo po, dahil nga po inutil ang pamahalaan ng provincial government ng North Cotabato ni Governor Lala Calino Mendoza ay nagpadala ng mga donation yung mga individual personalities katulad nila Robin Padilla, Inge Luxin, Ann Curtis, Daniel Sapadilla. Ayan. Kaso, ang nangyayari po dito ay napakahirap po itong ipasok sa mga magsasaka dahil inaharangan po ito ng mga pulis. Isa ka sa mga nakasuhan, tama ba? Anong masasabi mo doon sa mga paratang sa iyo? Yes. Ang masasabi po namin dito, ang pagkaso po ng Philippine National Police ay isa po itong bahagi ng kanilang cover-up para iwasan ng totoong issue na ang mga magsasakang humihiling ng bigas ay kanilang sa minasaker para po takutin yung mga lider na wag lang magreklamo, wag nang magsapa ng kaso. Pero hindi po natatakot ang mga lider at kami sa Sorabang Samoro na sumusuporta sa mga magsasaka. Sisingilin po namin ang pamahalaan sa kanyang inutang na dugo sa mga magsasaka at manawagan po kami ng justisya. Paano po pamamaraan tayo maniniwala? Ang isang pamaraan po ay yung pagtuloy-tuloy ng pakikibaka noong mga magsasaka. Kasama po kami na sumusuporta sa kanila. Magpapile po kami ng complaint. Kakasuhan po namin si Governor Lala Calino, si Mayor Evangelista ng Kidapawan City, pati po si Colonel Alexander Tagum na siyang utak noong massacre sa Kidapawan. Anong particular cases ang ipapapailan? Papailan po namin sila ng murder, di ba? Papailan po, isa po yung murder na ipapail namin. Anong mensahe niyo sa mga taong tumutulong, marami tumutulong, or sa mga patuloy na nag-discuss sa social media o kahit offline sa pinit? Opo, nagpapasalamat po kami doon sa mga taong tumutulong sa ating mga magsasaka dahil nga po wala na pong ibang makatulong sa mga magsasaka dahil nga ang ating pamahalaan despite of billions of pesos na meron siyang pera ay hindi niya ito ibinigay doon sa mga nagugutom ng mga magsasaka at ang komentaryo pa ni Governor Lala Mendoza sa mga donation na ipinapaabot sa mga magsasaka ay insulto daw ito sa kanyang pamahalaan. Kaya pinapasalamatan namin yung mga tumutulong para humanap ng justisya pati makakain ng mga magsasaka.